Ano ko alam po ng intro ko? Walang intro po. Bahala na yung video intro. Good day. Welcome to my ever first video, more vlog video na, moto vlog pa. If ever I find this audio okay. So, ano ba magandang pag-usapan? Okay, pag-usapan na lang natin kung what's my setup. So, a setup for my moto vlogging. I'm using a SJ8 Pro camera. Then I bought a SJ8 Pro mic, dedicated mic. Then basically that's it You don't have to say you bought charger and then battery. Parehas lang naman lah. Siyempre kailangan mo yun, lalo na kung external yung battery. Oopsie. So actually, makwento ko lang, tagal ko na nabili itong cam. It's been December, second week of December. Not really second week, first week. So, first week. Up until now, I'm struggling to have the best audio. Kasi ayaw, kasi kapag vlog na actually, hindi ko na pag-usapan. Ayoko na balikan. Pero ang dami kong nasabi, hindi pala okay yung audio ko. And I've been watching YouTube. There's someone who shared it na I think isa yung Biren also. He's new to the game. He shared that. Oopsie. Can purchase the mic adapter at Memory PH, the SJ8 Pro mic adapter. Then bili ka ng another na adapter, which is TRRS to TRS adapter. So then yung gagamitin mong mic is yung mic ng headphones, ordinary, pero wag naman too ordinary yung mga let's say Samsung na headphones yan, Apple headphones yan, mga ganun ba, branded naman pero generic yan. So ganun. But ang problema ko eh si Memory PH wala pa rin binibenta up until now na mic adapter. Nakakainis. Actually, I've been to Memory PH. Bumili ako ng isang memory. Another one. Added na memory. They have that. They have stock for mic adapter. Hindi ko binili kasi kala ko ay magagawang ko siya ng paraan agad itong mic ko. But hindi, tagal. I don't know kung fix na nga ito ngayon, okay na sana. O yun, wala nangyari. Parang nagsayang lang ako. I should have bought na hindi na dapat ako bumili ng mic adapter na dedicated for SJ8 Pro, SJCAM. Sana bumili na lang ako ng mic adapter, then bumili ako ng mga branded na mic like Boya. Sana ganun na lang ginawa ko. Hindi ko nagawa kasi I watch other motovlogs. I don't want to say it na kasi sila na fix nila yung mic So it's true. Sa akin, bakit? Which is akin, bakit di ko magawa? So yun. Actually ngayon,
Actually, nung last time I tried it, okay naman siya. Mahina lang yung audio. Pero okay na siya. Wala na siyang crackling noise, yung distorted noise. Okay na. Siguro pagka visor down yun, dapat di ka sumigaw. Like patulod nito, naka-open visor ako na open lang naman. So yun. Pwede ba dito? Hindi. So dami na tayo dito. So nagawa ko na siya, but then again audio na lang kulang yung sound na lang kulang yung volume na lang kung malakas or not. Then pero I fixed it, probably fixed it, sana. So yun, na-fix ko na naman siya. So what I did is eto, sabihin ko na lang ha, kasi yung mic na dedicated for SJ cam, visor down niya rayo. So yung mic na dedicated for SJ cam, yung SJ8 Pro, ang ginawa ko is tinanggal ko yung foam niya na default foam. Then yung mismong mic na yung nagsishow up. So ang ginawa ko, binalutan ko siya ng electrical tape. Then what I did pa is nagdagdagay ako ng alam mo yung kasi may, dapat mga takip na sasakto lang dun sa mic mismo, yung fit na fit siya dun, naglipit kumbaga, dapat ganun, pero wala akong makita. So may nakita akong takip ng salbutamol, yun nilagay ko dun, fit naman siya, yung nga lang medyo pabuka. So yun, yun lang guys ha, kwento ko na rin yung sensitive part ng mic ng mga default SJ cam. Ang sensitive part nya is yung dun sa lower part, hindi dun sa mismong, diba ito yung mic, dito yung lower, yung sensitive part nya, hindi dito. So yun yung mas malakas rumisib, kasi napansin ko yun eh. So ginawa ko the after nung sinasabi ko sa inyong takip na nilagay ko sa mic, diba? Binalutan ko yung ilalim ng electrical tape. Para ano, kumbaga para tumuffled, kumbaga para hindi lumakas yung receive ng mic. And then after noon, nilagay ko yung default foam, yung foam niya talaga. Nilagay ko 'yun. So then after that, naglagay ako ng dead cat, di ba? Tapos after dead cat naglagay ako ng balloon. Naglagay ako ng balloon. Laka. Kuya galit na galit, gusto malakit. Naglagay ako ng balloon after that. Syempre I cut the bottom part. Ayun, gagawin mo dun sa excess. Then may excess pa yun, di ba? So yung laylayan niya, yung end part ng balloon, nilagyan ko ulit ng electrical tape. Kasi nga gusto kong malesin yung ano, yung sensitivity ng ano ng mic. And then right after, pagkatapos noon, I had this foam, a sponge, big sack. Kinat ko lang siya, yung kakasya yung mic. So naglagay ako ng butas sa gitna, ganun. Parang ano rin siya, screen, foam screen din, phone mic. Di pag after ng balloon, 'di ba? Nilagyan ko ng electrical tape sa end part sa baba.
nilagay ko naman yung foam on top of it. Diba? Na, sana nagigis nyo ako eh. Tapos, after nung foam, then, I used the plastic balloon again. Para lang, kumbaga, hindi naman siya bulky. Kasi, pag foam, diba? Kaganon, you tend to ganon. I like, pagka, may plastic balloon na shrinking yung size eh. So, I put again na plastic balloon. Then, electrical tape ulit. On lower part. So, yun yung fixing ko para dun sa mic. Yun yung naging nagawa ko para sa mic. And then, what I did, dito naman sa camera ko, my camera is chin mounted. Pero not katulad ng mga vloggers ngayon na gumagamit ng GRX. Kasi ginamit ko lang muna dito yung kung ano yung freebies ng SJ8 Pro eh. Pero I bought some adapters pa rin. Ano lang naman. Less 100 lang naman yun. Then, ang ginawa ko, nilagay ko dito sa chin mount. Ang problem is, tingin ko yung nagiging problema ha. Yung cord ng mic. Kasi dito lang tayo doon. Ang ginawa ko kasi naka-mount yung cam ko sa aw. So I did was where's was I? Kuya eh, store po. So yun, naka-mount yung cam sa chain, diba? Di yung foam, yung cord niya. So traffic. Okay na rin yan. So I had plenty of time para makapagkwento sa inyo. Alang, stay ka lang dyan. So yun. Dito ko siya minount yung mic mismo dito rin sa chin, so it's almost like in front of my mouth. Then yung cord, kasi I'm using pala a modular helmet sa locally brand, hindi ko alam, okay din naman quality wise pero not like mga branded ones. I won't name it na kasi. Pero I've been using this matagal na rin. Mag 3 years na rin siya. But, syempre, papalit na rin tayo. So, yun. Nakatapat siya dito sa may recording. Salita ko na salita. Okay. So, nakatapat yung mic dito sa chin ko. Then, because of modular yung helmet ko, tinanggal ko yung plastic mounting dito sa loob ng tapat ng chin ko. Then nilagay ko yung cord sa loob, kumbaga. So ang nakalabas lang ng cord dito from the end to end lang, yung papunta sa mic tsaka papunta dun sa type C na papunta dun sa cam. So yun lang yung nakalabas. Kasi I've been, siguro lahat na try ko na talaga. Actually na try ko na. Chin mount, cheek mount, meron pa sa ulo yung sinabi ni Sir Red na tinry ko pero hindi pa rin kasi nga masyadong malakas, sensitive masyado talaga yung mic. So yun, kaking ganito. So which is nung last time, I forgot kung kailan eh, basta last week na try ko siya, munginatid ko yung anak ko. Okay siya. Kasi kahit may naka-muffler na nasa harap ko, hindi na di-distort yung audio. Kasi pag ganun, kasi syempre malakas na yung audio, na di-distort yun. So hindi na nagiging clear yung boses ko, parang napuputol-putol. So ganun.
So pag ayos ko, sabi ko okay na to ha. Kulang na lang sa audio. So this is yun ang ano ko, yung setup ko. Na for me, okay na to kasi I'm starting pa lang naman eh. Pero I did ordered na sa Memory PH. Kung sakali nagtatanong kayo, syempre mas gusto ko yung mas clear yung boses ko. I did order na, pero up until na wala pa stock. Pero umorder na rin ako through online. Tatry ko lang yung mga cheapest one kung okay. Kasi hindi ko alam kung anong brand maganda. So yun, sana okay tong talagang audio na to. Para ay nako, wala naman akong masyadong ideas to motovlogging. Pero gusto ko lang din kasi yung nakikwento ko while I'm on the road, 'di ba? Lalo na pag yung long rides, antok kaya yun. Actually, kung may angkas ka, okay, kasi may kakwentuhan ka. Eh what if you're alone, 'di ba? Eh di ikaw sabi mo na lang sarili mo, malibang ka pa. So sana okay talaga yung audio ko. Lalo ito, naka-visor doon na pala ako kanina pa. Sana better siya kahit na naka-visor up tsaka visor down. Ilang guys, malapit na ako sa bahay. Sana naging maganda yung yung sharing ko sa inyo kung paano ko na-setup yung mic. Sana matry nyo rin. So yun, kung nagustuhan mo itong video na to, bigyan mo ko ng isang magandang like. Meron ka naman mga suggestions na gusto mo sabihin sa akin, comment ka lang. Then kung talagang okay na okay sa inyo itong video na to, share nyo na rin. And maraming salamat for watching us, guys. Hey guys, like, share, comment, subscribe. Salamat sa panonood. Stay free out. Tell me that you love me, even if it's fake.